Tawid lang ho tayo ng issue kung mamarapatin niyo po, Congresswoman. As we all know, biggest news yesterday was that the ATC tagged Congressman Tevez, his brother-in-law, and others as terrorists. You were one of those who questioned the anti-terror law, even seeking to repeal it. With what has happened yesterday, the ATC designating them as terrorists, do you see this as the law doing exactly what it intended to do, or is this giving credence to your fears about the law to begin with? Yes, tama ka doon, Carmina, no? This is a very dangerous trend na nangyayari, weaponizing basically the anti-terror law. I think in the case of Representative Arnie Tevez, no, we have all the necessary law na without using yung ATL. Na halimbawa kung related ito sa Degamo case, nandiyan yung ating sapat, sufficient yung ating mga batas to make him account in case na yung alleged na sinasabi ng mga authorities natin, DOJ, NBI, etc., ay merong case ng murder, etc. So nangangamba kami, no? At ito na talaga yung pinangangambahan natin, na kung wala silang makuhang mga ebidensya to that heinous crime, halimbawa, in fact nga nakita natin yung pag-retract ng mga witnesses. So kung wala na silang makuhang mga paraan para ito ay ma-account, di ba, kung sakaling mayroong problema doon sa, or makuha natin yung justice doon sa mga biktima, ginagamit na tong ATL. So ito ay very very dangerous, na wala man lang itong benefit ng court, yung adjudication. Wala man lang itong benefit ng due process. Nasa hand lang ng ATC. Yung sole hand ng ATC na pagde-designate ng terrorist sa ano, no. Sa kaya talagang ano, no, ito na yung kinakatakot natin. And we've been arguing this in the Supreme Court, yung paggamit ng ATL sa kung saan na lang ano, katulad ng mga aktivista na nangyayari. So pinag-iiba natin, ano, pinag-iiba natin yung case ni Representative Arnie Tevez do sa case ng mga aktivista rin. So ganun din yung nangyayari, wala ring benefit ng due process, wala ding benefit ng paggalang sa rights ng mga aktivista na pinailan din nila ng kaso ng ATL. You know, Congresswoman, yesterday I was talking to Mayor Janice Degamo, and she basically said that the ATC finally saw what they have been living through, the terror caused by the Tevez brothers. Now, if this is true, if what she says is true, Congresswoman, and you're saying that the designation of the Tevez brothers as terrorists only proves the weaponization of the ATL, then where do the residents go for justice? Well, we respect, no, syempre biktima si ano, no, Mayor Degamo sa nangyari. At talagang nire-respect naman natin na gusto niyang sa lahat ng ano ng venue makuha niya yung justice para sa kanyang asawa at saka sa iba pa. At kami rin, interest din natin na makuha yung justice. So, ang concern lang namin dito, no, yung paggamit ng ano, no, pagbibigay ng unilateral na power dito sa ATC sa pagde-designate ng terrorist group or terrorist. Kaya talagang kaya kami dapat ay madaan muna ito sa due process at ma-respect yung rights ng mga inaakusahan, kasi parang napakamakapangyarihan pa sa korte etong ATC na to, na kung ano na lang na kaya sabi ko nga, any heinous crime, meron naman niyang nakalagay doon sa revised penal code na pwedeng gamitin. Kung meron talagang mga ebidensya na mapuprove yung mga allegations against the ano, no, against Representative Arnie Tevez. And we're going to have to leave it at that. ACT Party List Representative Franz Castro joining us this noon. Maraming salamat po. Thanks for joining us today. Thank you, Carmina.